sa ginataan dag ay daga ay five bad boys with the power to rock you blowing your mind so you gotta get into five what you waiting for if you want it three two one let's do it. Yo mga pinasari sa magalabag na araw naman po sa ating lahat. So welcome back po sa aking channel na All About Foods, All About Pets, and All About People Charms Channel. So today mga kapinas, magpapakita na naman ako sa inyo ng isang nakakatakam na naman na lutuin yan. Hindi siya merienda ngayon, pero isa siyang ulala. Yes mga kapinas, isa siyang ulam. Isda na may gata, gata na may isda, at isdang nilagyan ng gata. At ito ay ang ginataang tulingan. Shoutout nga po pala sa aming mga kaibigan at magjowa na sila doon. And Desa, maraming salamat sa inyo guys sa pagpapatuloy sa amin ng aking partner na si Mos Jan sa inyong munting tahanan dyan sa Pampanga. Kahit malayo na kayo, pinuntahan pa rin namin kayo. Ganyan namin kayo kalabi. So anyways, napunta kami ng Pampanga dahil para dun i-celebrate o salubungin yung birthday ng aking partner. At dun ko na rin niluto ang ating ginataang tulingan. Pumunta ng Pampanga para lang magluto ng ginataang tulingan. So gusto niya na ba makita kung paano ko niluto ang ginataang tulingan? So tara, game na! Let's get it on, bro! Ilagay na natin yung mantika. Napakulat tayo ng mantika. Tapos ilagay na natin yung bawang. Ayan. Medyo, kailangan medyo brown lang siya ng konti. Tapos isulod na natin yung sibuyas. Gisa lang yan. Then, isulod na natin yung luya. Igisa lang po natin yan mga kapinas. Hanggang sa medyo mag-brown na siya. Tapos isulod na natin yung isdang tulingan o yung ating bullet tuna. Haluin natin maigi hanggang dun sa mag-brownish na yung isda natin or maluto ng medyo maluto siya ng konti. Ayan. Lagyan natin ng konting pampalasa at ng paminta. Haluin maigi para masipsip nung isda yung pampalasa na nilagay natin pati yung lasa ng bawang at sibuyas at luya. Okay, haluin lang natin maigi mga kapinas. Okay, yung sa tubig mga kapinas, magsimula po muna kayo sa 2 cups of water. Then lagyan natin ng asin. After nating haluin, ilagay na natin yung talong, ang unang gulay na sangkap ng ating ginataang tulingan. Okay. Make sure na makalat yung talong. At isunod natin ang nor ginataang gulay. Hindi ako nakabili ng nyog dahil walang magkakayod. Bumili na lang ako ng nor ginataang gulay sa tindahan. Wala pang hassle sa pagkayod. Okay, takpan na natin hanggang sa kumulo. Yan, kumuulo na siya. Lagay na natin yung siling haba. At isabay na ang pechay. Or bok choy in English. Muluin lang natin maigi mga kapinas. Make sure na lahat ng pechay is nalalagay dun sa mainit na sabaw. Para unti-unti siya. At ang lahat ng pechay ay sure na maluluto. So, haluin lang natin itong maigi mga kapinas. Tapos, tatakpan lang natin siya ng konti hanggang sa kumulo ulit. At luto na ang ating ginataang tulingan.
Yun, dali na naman natin mga kapinas. Naku, napakasarap naman talaga na itong ginatang tulingan. Sus, kinoomanday. At kung ikaw ay natakaman pang hinihintay mo, kumuha ka na ng pera sa iyong wallet. Yan, pumunta ka na ng palengke, bumili ka na ng gulay, ng isda, ng gata. At kung ano pang ingredients ang kailangan natin dyan sa ginataan daga. Ay, sa ginataang tulingan at ipagluto mo ng iyong pamilya para sa inyong pananghalian. At huwag mo kakalimutan mag-comment sa baba ng aking video para sa iyong questions or any suggestions. Yan. At kung bago ka sa aking channel, i-subscribe mo na yan. Kalimbangin mo na yung bell sa gilid para maging updated ka sa aking mga videos. Okay? At dito na po nagtatapos ang ating ulam vlog for today. At isus ginoo manday mo na yan. Babush!